nakikinig pa mo pa tayo para kayo magkaligo. Ito yung mga hawak kayo ni J.I. Mas maganda na to. Kesa naman bumubunod sa likuran. Woo! Ah! G! Beer! So, di ba? So, ganda na to. Woo! Di ba? Alam mo, hindi masama yung mga yun at gusto ko matutunod. Sa totoo lang, gusto ko matutunod ng mga yun eh. Kasi namungunang panahon, talagang ano ko eh. Bruce Lee ako eh. Gusto ko lang matutunod ng mga yun. Pati yung mga... Pero mas magandang matutunan to, di ba? Sumikaw! Kasi hindi naman pwedeng sumikaw sa gala. Hindi naman pwede yun, di ba? Sumikaw! Hindi ko. Ito talaga, iba. Di ba? Sumikaw! Ulit ko ano? Kaya mo nang nalaman. Dati na yun. Kasi mga... Hindi naman. Ayun, balikan natin si J.I. Aras ang marikin na sa'yo. Ano ba naman yan? Hanggang ano? Palikulin ng TFCA. Aras na rin. Pumasok ng USD. Pumasok ng USD. Kumuha ng accountancy. Grabe. 40 mil isang sen. Alam mo, talagang antindi ng panalangin ko. Panginoon Diyos. Magbigay po ng love gift. Babayaran po namin 40 mil isang sem sa USD. No? Eh, tinamad sa accountancy. Lumipat ang engineering. Medyo po nagmura-mura ng content vision fee. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Malayang-malaya na. Wala na kami pinabayaran! Kasi si J.I. full-time na. Hinihintay ko na lang din mag-full-time si Joshua. Hinihintay ko na lang mag-full-time. Hindi, ito dapat ang tayo, ha? Hindi ito nagbabago. At hindi ako magbabago. Mas masaya ako na ang buong pamilya namin lahat naglilingkod kay Kristo. It's not others from the fire. Diba? Ang daming doktora. Ang dami rin bumbero. Ang daming sales lady. Di ba? Ang dami rin nurse. Ang dami rin call center agents. Pero ilan yung nag-i-evangelize? Ilan yung naglilingkod kay Kristo? Ilan ang pastor at pastora? Ilan ang full-time na kaunti? Pero basahin mo ang Biblia. Maliwanag na maliwanag ang sinasabi ng Biblia. It's not others from the fire. Na iniisip-isip ko nga eh. Kailan kaya magpupultay yung dalawang anak ko pa? Para wala na. Hindi ka na mag-iisip sa mga vision fee nila, di ba? Mga bago nila. Wala ka naiintindihin pa. Hindi ka nagigising na madaling araw. Pupuka-pupuka madaling araw, di ba? Tapos gigisingin mo sila, papainin ka ng tubig, di ba? Eh, pag mga full-time na, kahit tanghali na kayo gumising, oh, di ba, saya, di ba? Ay, mingin eh. Di ba? Di ba, Jenna? Tikrati ka na sa akin. Di ba, mas masarap naglilingkod kay Kristo kasi nag-aaral, di ba? Apo. Sige, apo ka na. Itao ba ho ba rito? Kaya minsan, para alam mo, maraming mga magulang, pinipilit yung mga anak nila na, ewan ko ba, hindi yung maintindihan. Hindi naman masama magkaroon ka ng anak na bumbero, di ba? Bumbero. Pero alam mo, mas masarap, pero ang anak na mga nagliligtas ang kagawa, amen, at nagliligtas kay Kristo. Kaya anong sabi ni Pablo? Ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. Kaya niya ako pinatawad at ginawa, nilagay sa service, ginamit niyang tapat.
sa pagkakabuti ang Panginoon. Mga minamahal, kung tayo po'y nagkasala, nagpapatawad ng Diyos. At kinakailangan malaman ng maraming tao sa Pilipinas sa buong mundo na ang Diyos ay nagpapatawad. Amen? Sino magamitin ng Lord para inigtas sa buong mundo? Tayo. Meron akong pangako sa Lord eh. Ang hirap din naman ang buhay natin sa City Hall, di ba? Ang hirap ng buhay natin sa circle. Nakalimutan ko, nag-church sa history ako last Sunday. Sinabi ko, nagawa ito sa site tayo sa circle. I forgot to mention na nagawa din tayo sa Quezon City Hall. Mag-inasa. Dumating tayo dito. Then yun na, pinangako ng Lord na pag-apak natin dito, ang blessing ng Diyos ay bubuhos. Ito na nga bumubuhos. At ang pangako ko kay Lord, I will never forget this. Pagbuhos po ng mga pagpapala, kaliwat ka na nagagawin natin evangelism. Kaliwat ka na ang pagpunta namin sa iba't ibang panig ng Santa Ibiga. Amen? For what reason? Para ipaalam sa lahat ng tao sa buong mundo na ang Diyos ay nagpapatawad. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Yung mumula mo at pumigil, magmumunang kausapin, kaliwat ka na, hindi ko tatarapan. Hallelujah! Hallelujah! Hiwa-hiwalay
lahat ng uri ng trabaho ay pinasok mo buhay ka. Natagpuan namin ang aming mga sarili nasa squatter area. Pero mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay hinanap kami, hindi namin siya hinanap. Pinatawad kami, pinago kami mga buhay. Ang kahirap ang aking naranasan ay hindi dinadanas ng aming mga anak. Ikwento ko man sa kanila ang hirap ko noon, hindi sila maniniwala. Pero ang lahat ng iyon ay dinaanan. Ang kasaganaang ninakaw ng Diablo nang namatay ang aking ama, ipinabalik ng Diyos. At nararanasan ng aming buong pamilya ang kasaganaang ito dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kung hindi kami naligtas at hindi kami binago ang buhay ng Diyos at hindi kami pinatapad ng Diyos at hindi kami naglilingkod sa Panginoon, siguro, magulo pa rin ang buhay namin, puno ng bisyo sa lahat at patungo ng impyen. Pero salamat sa Kanyang kabutihan. Pinatawad kami, binago ang aming buhay. At ang kasagana ang ginagawa ng Diablo, pinalik ng Diyos at patuloy na binabalik ng Diyos. Sa oras na ito, minamahal, nagagalak ka sapagkat ang kasaganaan ay nararanasan mo at nararanasan mo at nararanasan natin. Na nararanasan natin lahat ngayon na dati hindi natin nararanasan. Pero kung meron tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, higit sa lahat, tayo ay napatawad at niligtas ng Panginoon. At sa Kanyang kapatawaran sa kapatawad ng Diyos, hindi niya lang tayo diligtas, hindi niya lang binago ang ating mga buhay. Binigyan niya tayo ng buhay na hanggang isang assurance na langit ng ating punta pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw nito. Kasabay pa nito ang kasaganaan ay umaapaw sa ating mga buhay. Pero isang napakagandang dapat natin na ipagpasalamat sa Diyos o in return na dapat natin gawin bilang pasasalamat sa Diyos, ibahagi natin sa iba ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Naranasan natin ang Kanyang kapatawaran, ang Kanyang bagong buhay, ang Kanyang kagalingan, ang Kanyang himala, ang Kanyang kasaganaan. What we gonna do now is to evangelize the lost world, to reach out the unbelievers, to snatch them from going to hell. Tinatawagan tayo ng Diyos to evangelize this nation and the nations of the world quickly, as fast as we can. Hallelujah. We have to pray and fast like never before. And we have to give like never before. Baka nasaay natin na maligtas natin nang mabilis ang buong mundo nang higit pa kaysa dati. Isang palaking pagkakataon na ang mga OFW, ang mga seaman at seawoman na pupunta nila ang maraming bansa. Namimit nila ang iba't ibang uri ng tao mula sa iba't ibang bansa. It is an opportunity na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao ito. Kaya sa araw at oras na ito, the Lord is encouraging us to thank Him for all the blessings. In what way? Sa anong paraan? Let us share the love and salvation of God to all the people sa Diyos. At sa lahat ng mga narito, na alam mo, ikaw ay nagkasala, ikaw ay nag-fall. Paghingi lang ng tawad ang kailangan. At ang Diyos ay nagpapatawad. Hindi natin kinakailangan mag-tika, mag-finance, mag-novena, mag-rosary, maglakad ng panuhod mula sa labas ng simbahan, pinto ng simbahan, patungo ng altar. Hindi natin kinakailangan i-follow ang tradisyon, culture, doctrine of men, and religion. What we gonna do is just to have a repentant heart.
Sabi nga ng Panginoon, Isaiah 59:1-2, hindi pa ibigay ang aking kamay para hindi kayo maabot. Hindi ako bigi para hindi kayo marinig. Dapat nga lamang ang inyong mga kasalanan ang nagiging dahilan kaya kayo malayo sa akin. Pero ang sabi ng Panginoon, halika magliwan, makipagliwan na lang kayo sa akin. Gaano mga karumi ang inyong kasalanan, ako'y mapagpatawad ng Diyos. Kaya sa oras na ito, lahat ng nais magsisi ng kasalanan, lahat ng nais magbalik loob sa Panginoon, taas mo ang dalawang kamay, patungo ng langit. Hallelujah! Sa Panginoon. At sa lahat ng mga pinatawad ng Diyos at mga pinagpala ng Diyos, we will offer more our lives to God. At sasabihin natin, Lord, use my life for your glory. Use my talent for your glory. Use me, Lord, to win souls and more souls for your kingdom. Taas po natin ang ating mga kamay patungo ng langit. Dalawang kamay patungo ng langit. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin ito. Gawin po ito ng tao sa puso. Pagkatapos ng prayer na ito, ang kapatawaran na itarating, ang pagbabagong buhay itarating, ang pagpasok ng langit ay mararanasan. At ang mga biyaya ng Diyos ay mararanasan. Ang kanyang kagalingan, ang kanyang mga himala ay mararanasan. Sabihin mo ito ng galing sa ebuturan ng puso mo. Panginoon Jesucristo, taos sa aking puso. Nagbabalik loob ako sa iyo. Nagsisisi ng kasalanan. Nagbabagong buhay na. Patawarin mo po ako. Hugasan ang iyong dugo na nabuhos sa krus sa Kalbaryo. Mula sa oras na ito, buong buo, iniaalay ko ang buhay ko. Gamitin mo para lamang sa iyong karangalan. Gamitin mo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ako na lamang po ang manalangin. Kurakyan dalawa shiribiyan. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, ano ba ang karamdaman mo? Ano ba ang kahilingan mong panalangin? Ano ba ang mga pangangailangan mo? Mga magagandang pangarap na, na dapat magkaroon ng katuparan. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, lalong-lalo na ang mga katrabaho mo hindi paligtas. Ang mga kapitbahay mo hindi paligtas. Ang classmates mo, ang teachers mo hindi paligtas.
lalo-lalo na ang mga kamag-anak at kung hindi paligtas, ang iyong family hindi paligtas, ipanalangin mo sila. I-extend mo ang iyong prayers and fastings para sa kanila. I-extend mo ang love and compassion sa kanila. Stash them, sabi ka ng Bible. And save them from going to hell. Urakyanda rabasyanda. Tayo pa'y manalangin. Panginoong Diyos, kasama na po ang lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kabutin niyo po sila sa oras mong ito. Merong nandito, o ikaw ay nakikinig po, nanonood ka. Hindi ko alam kung anong problema mo sa lalamunan mo, pero hirap na hirap ng lumunok. The Lord is healing you right now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Nakaakita rin ako ng mga bukol na lumulubog ngayon at pinapalubog ng Diyos. Receive your healing now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Nakakita rin ako ngayon, ang mata mo nagbablur. Hindi ko alam kung bakit nagbablur yan. Something wrong sa iyong paningin. Receive your healing now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Pero ang bagong nakikita, pinapag-pray mo ang anak mo. Ginagrant ng Lord ang prayer mo para sa iyo, anak. Alam mo kung sino na ikaw yun. Meron dito at nagsasabi, kailan ba ako makakapagpahinga? And the Lord is giving the rest this day. Kapahingahan sa iyong physical na katawan, kapahingahan sa iyong puso't isip,